still not talking to each other? Nasa sa'yo yan. No, it's up to you. Kailan niyo ba kasi didrop ni Maribel yung issue tungkol kay Ruby? You know what your daughter told me kanina? That Ruby could possibly be Teresa nang dahil lang sa pareho silang balat sa likod. Look, I really love Teresa. And I really wish that maibalik natin siya sa atin. But I cannot just imagine Ruby can be her. Hindi man lang nagpaalam sa akin yung anak mo. He needs to be at the project site early. Hindi na natin siya nakakasalo sa pagkain, no? Elisa, don't push it. Hector has already agreed to stay and work for our company. Baka magbago pa isip nun. He wasn't here, Miss, kining isang araw. And he wasn't at the project site, huh? Tinawagan siya ng girlfriend niya. There was a little accident. What accident? Girlfriend? Sila na ni Maribel? That's great! Ay, dapat naman kasi ipakilala lang sa atin ni Hector yung bahay niyan. Ready ng construction ng bagong building next week. Have you secured all the permits? Yes, sir. Inasikaso na po namin, sir. Very good. Hi! Hi, ma. What are you doing here? Part ng charity work ko itong low-cost housing project na ito. So I have the right to be here. I know. Okay, so you want the report? I'll show you the construction timetable. No, son. Actually, I'm here to congratulate you. Ooh, congratulations. Congratulate me for what? Ikaw naman. Hindi mo man lang binabanggit sa akin. Girlfriend mo na pala si Maribel. But I heard she had an accident. Ano, kamusta na siya? Nabagok daw yung uli niya. So, malala ba? Nabaldado ba? She's okay now. I'm glad to hear that. We have to go and visit her. We? Ano ba ang problema, Ting? Bakit ayaw mo siyang makilala ko? I saw her picture. She's so beautiful. She's very beautiful. Sige, ma. I'll let you know when. Pero, I think I need to go back to work. So, okay ka lang ba dito? I'll see you, okay? Ting! Talaga? Gusto na akong ma-meet ng mami mo. Nakaka-pressure naman. Nakaka-pressure talaga ang mama ko. But I told her soon. Tingnan mo na ngayon. Teka, baka ayaw mo lang na makita ako ng mami mo. She already knows how you look like, okay? Kasundo nga kami dun eh. So beautiful. My bed. Magkasundo rin kaya kayo tungkol sa kondisyon ko? No. Hindi na importante yun. Sana hindi maging issue to sa mami mo. I love you. And that's all that matters to me. That is what should matter to everyone. I'll see you tonight. Sige, Hector. I love you. Anak, may nabanggit ka raw sa mami mo kagabi. Tungkol saan po? Na iniisip mo raw na si Teresa si Ruby. Totoo ba yun? Dad, alam kong malayong mangyari yun. Pero naisip ko lang ho kasi meron rin hong red na birthmark si Ruby sa likod. I'm sorry, Dad. Na-upset ka ba? Dad, alam ko very dramatic yung nangyari kay Teresa. I didn't mean to bring back painful memories, Dad. Oo, hindi na nga dapat. Arturo, may bisita si Maribel. Sino daw? Mama raw ni Hector. It's so nice to finally meet you, Lisa. I've heard so many wonderful things about you from your son. Really?
For my son? Yes. In fact, he was telling us a story about how you almost died giving birth to him. Nako, ang laki talaga ng hirap at sakripisyo ko sa batang yan. That's why I'm so overprotective sa kanya. Pero yan din ang lagi namin hindi pinagkakaintindihan. To tell you the truth, that's exactly what I'm going through with my daughter right now. And speaking of her, Maribel, come. This is your Tita Elisa, Hector's mom. This is Maribel Elisa and my husband, Arturo. Arturo si Elisa. Good afternoon po, Tita Elisa. Afternoon.